早いな。Gandang araw mga ka-livestock. Puntahan natin si Doc Nova sa Barangay Kamburay. Ginaganap kasi doon ang massive castration and spay, and then deworming sa mga large animals at anti-rabies. So, samahan natin siya. Tingnan natin kung anong ginagawa niya pag nasa labas ng office. Ayan, nandito na po ako sa Barangay Kamburay. So, ito po ang setup ng massive spay neuter castration. Ayan si Doc Nova. So, ito ay project ng Municipal Agriculture Office San Jose Occidental Mindoro na mayroong livestock department. Ito nga si Dr. Nova. Siya ang nag-operate. Siya ang nagsa-surgery. Ayan, dumating yung isang surgery nila. Tapos kukunan ng detalye ng aso. So, ipoprofile ang mga aso na sa surgery. Yan, nag-prepare na si Sir para bigyan niya ng pre-anesthetic. Napaka-importante ito mga ka-livestock para malesen ang population ng stray dogs at saka mga rabies, cases ng rabies. So ayan, so sabay-sabay silang bibigyan ng anesthesia. So sabay-sabay, sunod-sunod din kasi ang pagka-castrate. So para mabilisan. May mga hindi talaga maiwasan yan. May mga asong talagang maligalig din. Medyo nanghihina na, oh. Yan, nahiga na. Isa pa ito, nabigyan na ito eh. So, hintayin natin siyang bumagsak. Kabagsak, lilinisan na. Lilinisan ba? Bibigyan ng so, meron tayong isang natapos na na surgery, straight. Pagkatapos niya, binibigyan din natin siya ng antibiotic and amoxicillin. Ito naman, talaga hindi po may iwasang magsuka ang aso pag binibigyan ng pang anesthesia o pang patulog. Kaya ina-advise namin pag magsa-surgery, huwag munang pakainin ng aso 8 hours before surgery. Ito ang pagkakaiba ng hindi pinakain at pinakain.
na aso. Ito kasi, yung sinasabi namin, hindi dapat pakainin na aso bago surgery. So ito, hindi pinakain to. Tinan mo, bagsak agad. While yung isa, pakain daw, tinan mo, hantatag sa anestetiko. Hanggang ngayon, gising pa. So kung massive castration kasi, kailangan lahat sila sabay-sabay na patutulugin. Then, sabay-sabay, sunod-sunod yan. Doon, nakapila yan doon, sunod-sunod sa surgery. So itong isa, bago yung surgery, patutulugin naman. Lilinisan naman ang ano, lilinisan ang part ng reproductive system na para malinis siya. So dito lang naman side, hindi naman sa bayag talaga. Makamasugatan yung bayag, ang hirap pagalingin. Yan, preparation na for surgery. Yan. So, sinasurgery na, tinatanggal na ni Doc Nova ang kanyang bayag. So, ginagawa po ito ng livestock department taon-taon. Since, kailan na nga ito, Doc, nagsimula? 2019, nagsimula na itong caravan nila para barangay. Meron din doon large animals, mga baka, kalabaw, castration, deworming. Saka may anti-rabies sa rin. Yan. Simula, dahan-dahan na silang dumarating. Ayun. Ilang minuto ang isang aso? Pag-castration. 5 to 10 minutes. So 5 to 10 minutes, ang bilis ano? So lahat yan, syempre, pondo ng gobyerno, lahat ng ginagamit nila. Yan, tapos na, oh, ang bilis ah. Parang 5 minutes lang. So, okay, next. Yan, so kailangan daw nakapadapa. Yan naman ang sunod, number 3. So yan, bibigyan din ni Sir ng antibiotic, dexamethasone. Ito ba? Fercobsang, para yun sa blood pag maputla. So i-prepare naman na nila tong isa na ito. Yan ang sunod. Pwede na padalhin doon si Rolan. Ito muna. Eh, oo. Sunod na ata 'yan. So meron din silang kasama ng mga estudyante. Ayan si Sir, si Mama. Ayesha. So mga OJT sila sa Occidental State University.